Hi guys, tutuloy ko po yung aking videos kahapon na naputol dahil po nalobat ako. Pasensya na po. So kahapon po, kinabit ko na itong dalawang light, light 1 at saka light 2. So okay na po yun. So ang gagawin po natin, pwede na po tayong mag-testing sa ating circuit breaker. Pero gusto ko muna pong lagyan ng cover itong ating junction box. So tara guys, samahan nyo ako. Maganda pong ang ating junction box, kahit po nasa loob ng kisame, maganda po yung tinatakpan natin para safe po siya. Hindi siya pasukin ng kung ano-anong mga debris or mga hayop man, kagaya ng daga. So maganda pong itakip natin yan. Importante po yan, itakip para malinis. Sa actual po na pag-electrical, dapat po itakip natin yung talagang takip niya. So okay na po, nakatakip na siya. Pwede na po tayong mag-testing. Nakita niyo naman po, nakatakip na rin yung sa duplex outlet at saka sa 2-gun switch. So pwede na po nating itaas yung circuit breaker. Bali, nakataas naman po. Pero bago natin testingin sa switch, gusto ko muna pong ipakita sa inyo na may power po siya rito. So tetesti rin natin. So ayan po, meron yan. Papakita ko po sa inyo. Ayan. Ayan po, may power na siya. Ayan. 231 po ang reading sa aking voltmeter. So okay na po, may power na po siya. So guys, bali testingin na natin itong dalawang ilaw. So ang switch po nito, ito po sa kaliwang bahagi ng 2-gun switch. So ito po siya. So yun po, umiilaw siya. So patay natin. Ito naman po sa kanan, dito po sa light 2. Ayan. So yun po, umiilaw din po siya. So okay na po siya. So tapos na po tayo sa dalawang light. So dito naman po tayo sa duplex outlet. Bali, testingin po natin to, hindi na natin gamitan ng tester o voltmeter. Pwede na po yung improvised na pang testing, kagaya po nitong ito po siya. Light din po siya, bulb na nakakabit sa receptacle. May wire po siya, kadugtong, at ito po yung 3-pin plug niya para dito sa sakit natin sa duplex outlet. So testingin natin, ito muna ang kaliwa tapos yung kanan. So dito tayo sa kaliwa. So yun, umilaw po. Sinaksak ko, umilaw. Dito naman po sa kanan. Yan, okay rin po. So bali, ito na lang po natin tira sa gitna. 3-pin po ito, hindi po natin matetesting. Gagamit po tayo ng sakit adapter. So, bali ito na po siya. May socket adapter na po. Yan. 2 pins na po siya. Bagay na bagay po dito sa butas ng nasa gitna ng saksakan. So, unahin po natin sa iba pa. Ayan. Umilaw siya. So, okay. At ang pangalawang po, dito po sa taas. Yan. Okay rin po. So, okay na po lahat yung connection natin sa lights 1 and 2 at sa switch at sa duplex outlet natin. So babalik ko na lang po yung re-reviewin po natin na kung bakit tayo naglagay nitong grounding wire. Yan po, may provide po yung substation or yung electric company na nagsusupply ng kuryente. Mayroon na po siyang grounding wire. So ito po, bali, ito yung galing sa source nila. Kinabit po natin dito sa load side ng circuit breaker. So tumakbo po siya sa ilaw. Naka-grounding po yan. Pati po yan, may grounding. At ito pong switch natin. Yan. Naka-grounding wire din po yan. At ito pong pinaka-importante sa lahat.
ang duplex outlet natin or itong 3 triple outlet natin yan. So yan po ang napaka importanteng magkaroon ng grounding wire. Kaya po sinasabi yun kasi kung halimbawa po magkaroon tayo ng electrical surge na tinatawag o yung excess na kuryente, yung pong grounding wire ang sasalo, bali doon po itatapon yung excess na wire. So yun po yung function ng earth o grounding wire. Pagaya po kung minsan kung umiglat, so protektado po yung ating mga appliances na nakasaksak dito sa ating saksakan. So mas maganda po kung sa plano po may nakalagay na maglagay ng earth o grounding wire, sumunod po tayo. Pero kung pinagwawalang bahala natin, eh, okay lang naman po kasi choice nyo yun eh. Pero kung hanggat maaari po, lagyan din natin ng ano. Lalo na ngayon, marami tayong mga gadgets na alam nyo na, medyo sensitive. So kailangan natin yung grounding wire or earth. So yun po, tapos na po yung video natin. Nais ko pong mag-live kayo. Mag-like and mag-subscribe sa aking YouTube channel. Pindutin po ang bell icon at ang all para po ma-notify kayo sa susunod na video na aking gagawin pa. So, yun lamang po guys. Maraming salamat.